Meron kasing two trains of thought na yun eh. Yung isang grupo, gusto po nila, mawawala na po tayo sa total lockdown, yung meron tayong partial opening para sa iba't ibang negosyo, makabalik po ang negosyo muli sa certain industries. Of course, there's another school of thought or train of thought na which ako, I would like to err on the side of caution na kung packet pa rin ang packet yung ating COVID contaminations at number of those proven positive every day, no? daily positive cases, baka kailangan po natin munang dagdagan pa ng isa o dalawang linggo. Para sa ganun ay may konti pang pagbagsak ng curve, ika nga, ng contamination for COVID patients. Speaking from somebody from experience, talagang yeah. Traidor itong virus na ito. Napaka-traidor. Alam mo to, Jovi and yeah. Cheryl, I was one of the most outspoken and vocal biosecurity advocate in the Senate dahil dito sa COVID-19. Kaya nga nagkaroon po ng scanners, ng temperature scanners yung Senado dahil sa privileged speech ko na ginawa ko para sa COVID-19 preparations. Ingat na ingat po ako. Hindi talaga ako nangangap, nagkakamay ng tao. Wala nang kamayan, wala nang kamustahan na lang ay ano na lang, from afar, social distancing, palagi may dala akong alcohol. And yet, natamaan ako dito ng COVID-19. So, meron talagang siguro asymptomatic na lumapit sa akin, napapicture, and dyan po ako nahawa. So, it's quite dangerous at this point in time. It's still quite very, very dangerous, lalo na sa mga underlying, may mga underlying sicknesses, and of course, elderly ang number one. So, titignan po natin. So, that train of thought that saying that we should extend, aabot po siya ng maybe up to May 15. Sa kabinete, meron kasing grupo na tumutulak hanggang May 15. Yung iba naman, of course, they're looking at the economic side of it, are trying to do a partial lockdown on particular areas. Let's say, kung may mga barangay sa Quezon City or sa Manila or sa Pasay or sa Makati na meron talagang outbreak pa rin, yun po ang ila-lockdown nila. In certain areas in Luzon and in of course in Northern Luzon, Central Luzon. So, yan pong may grupong ganun po ang plano nila. Ang presidente ang kailangan magdesisyon nito, what would be the best for the country. We pray that it would be a good decision kasi ayaw po natin na magkaroon ng relapse or reoccurrence katulad na nangyari sa Singapore. Ang Singapore na yon, pinakamataas, biglang nung isang araw 700 cases in one day. So talagang linampasan na nila lahat ng Southeast Asian nations as number one. So imagine na Singapore na talagang nag-lockdown na sila, nag-relax sila sa lockdown, nag-relapse po sila, dumami na naman ang COVID cases nila. So ayaw po natin mangyari dito sa Pilipinas kasi kawawa naman po ang ating mga frontliners, mapupuno po yung mga hospitals.